Nakakatuwa nga, Doktora, dahil itong ating kapuso na si Maria Nessie Martinez, ang kanyang concern ay about the armpit, syempre. Ang tanong niya, paano daw ba mape-prevent yung pangingitim nito? Well, actually, Connie, no, maraming causes kung bakit nangingitim ang ating mga kilikili. Well, unang-una na po is dalawang klase yan. Trauma. Either physical trauma or chemical trauma. Ano yung physical trauma? Kapag, halimbawa, nagsusuot ka ng mga masisikip na mga damit, di ba? So, nag-rub yun sa yung skin, nagko-cause ng irritation. Also, yung plucking, no, shaving, yan, nakaka-cause yun ng irritation. Of course, pag mali yung pag-wax, no. Right. So, paano mo maiwasan yan? Of course, mas maganda yung magpa, yung may mga gentle na waxing, na yung mga cold waxing, di ba? Para makaiwas, magsuot ng mga loose clothing, no? Nakakahinga yun. Or, nakakahinga. Or, meron naman yung para mag-iwas na sa pagpa-pluck, no? Meron naman tinatawag na mga laser hair removal. Yes. And of course, meron din yung mga tinatawag na chemical trauma. Yan naman yung mga irritation na nakukuha natin from mga chemicals kagaya ng mga antiperspirant, EOS, no? Sobrang tapa. Yes. Halimbawa, kung sensitive lang yung skin, nagre-react ka dun sa fragrance ng antiperspirant or ng deodorant. Or pag sobrang lakas na antiperspirant, kasi alcohol yan eh. So it can dry the skin, na-irritate din. So mas maganda, kung makakaiwas naman, hindi naman kailangan mag-antiperspirant kasi hindi naman talaga kailangan, hindi ka pawisin, di ba? Okay. Umiwas na lang or mga yung mga light na powders, you can use that too. Eto naman, mula naman kay Rosan Waysen Calawa. Mm-hmm. Bakit ako kaya nagkaka-eye bags kahit hindi naman ako madalas nagpupuyat? Yes. Oh, actually po, yung pagkakaroon ng eye bags or dark circles, magkaiba yan ha. Yung eye bags yung medyo loose, yung parang nagsasag, no? Yung may taba, no? Or yung dark circles, iba rin yan, no? Well, unang-una, ang nagkukos niyan, genetic, okay. Both, no? Alright. Pangalawa, po pwede rin dahil sa, halimbawa, pag tayo tumatanda, numinipis yung balat dyan. Mm-hmm. So, ang nangyayari is, mas naaaninag yung mga ugat dun sa loob. So, it can appear as parang dark, no? Right. So, nagkakaroon ng dark circles. And another thing is allergies, no? Allergy, kakarab ng eyes, nagagasgas, no? Kapag nagasgas, kapag naarawan, ay nangingitim yung area na yon. Kaya sinasabi namin, i-treat din yung allergies and of course, mag-sunscreen. Hindi lang po ang sunscreen dito. Lagyan rin natin dito sa ilalim ng mata. At or dito rin sa talukap, okay? Pero the best is pumunta kayo sa dermatologist pa rin. Moving on, Doktora. Mm-hmm. Ito naman ay mula kay Sophie Aldama. Gamot ba talaga sa varicose veins ang apple cider vinegar? O narinig ko yan? Yes, so narinig ko yan. Actually, yung apple cider nakakatulong siya to decrease the swelling daw, no? And makabawas, maka-increase daw na circulation. Pero wala talagang enough na pagsusuri or pagsasanay na sinasabing nakakatulong ito sa circulation. And if ever naman makatulong din, Connie, temporary relief lang naman ito. Teka muna ha, diba? Linawin natin, hindi pinapahid iniinom ang apple cider. Oo, iniinom. Pero yung iba ata pinapahid nila doon sa varicose veins. So, malinaw. So, yun ang sinasabi nila, no? So, hindi po yun talaga solusyon. Ang solusyon pa rin po, or yung tinatawag na gold standard, no? Hanggang ngayon, through the years, no? Ay yung tinatawag pa rin na sclerotherapy. Yung nag-i-inject tayo ng sclerosing solution para magsara yung mga ugat na yan. Or, doon sa mga mas maliliit na veins naman, long pulse and diag laser po. Okay, magpapaschedule na ako sa iyo dyan sa yes, long pulse go na. Laser. Kung takot ka sa needles, go for it. Correct. Kaya naman, mga kapuso, ayan ang ating mga katanungan mula sa inyo. Kaya sundin lang po yung mga payo ng ating ekspertong totoo tulad ni Dr. Jean. Magpatingin sa inyong pinakamalapit na pinagkakatiwalaang tama. Doktor,